Are you ready, classmates? Yes, we are ready. We praise you, Lord. We praise you, Lord. And we thank you for the opportunity to study and prepare for the good life in the future. Bless our teachers who inspire and guide us. Bless our parents who work hard to support us. Bless us, help us to be more attentive, patient, and diligent to understand the lesson that our teacher teaches us. This we pray in holy name. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, aming guro. May maaari na kayong maupo. Handa na ba kayo sa ating panibagong talakayan? Oo. Pero bago ang lahat, maaari bang malaman kung naunawaan ninyo yung ating tinalakay kahapon? Ang pangunahing reliyon sa daigdig ay Kristyanismo, Islam, Hinduismo, Budismo, non-religious at iba pa. Magaling! Palakpakan natin sa iyo. So ngayong hapon, tatalakayin natin yung tungkol sa sinaunang tao. Pero bagong lahat, maaari bang basahin ninyo ang tungkol sa ating layunin? Nasuri ang kondisyong biyografiko sa panahon ng mga unang tao sa daigdig. Nasusuri ang kondisyong biyografiko sa panahon ng mga unang tao sa daigdig. Ang talakayan natin ngayong hapon ay tungkol sa panahon ng mga sinaunang tao. Eh, una-una nating talakayin ay ang tungkol sa panahon ng Paleolitiko. Ano ang inyong nakikita sa larawang iyan? Nakatira sila sa Creta. Panahon ng Paleolitiko, ang salitang Paleolitiko ay nagmula sa katagang Griego, na ang ibig sabihin ay Palios at Litos, na ang ibig sabihin ay magandang bato o lumang bato. O ay tinatawag na panahon ng lumang bato. Ayon sa kasaysayan, ito ay tumutukoy sa panahon na kung saan ang makabagong anyo ng tao ay mas nakita o nabigyang pansin. Ito ay nagsimula sa pagkakatuklas ng apoy na siya rin isa sa pinakamahalagang pangyayari sa panahon ito. Ibig sabihin, ang apoy ay ito ay natuklasan sa panahon ng Paleolitiko. Sinasabing nagsimula ang panahong Paleolitiko, may 2.5 milyong taon na ang nakakaraan. Sa panahon din ito, naging kapuna-puna ang pagbabago ng itsura ng mga tao mula sa pagiging tila malaking unggoy hanggang sa mga anyong tao o Homo sapiens. Ang mga taong nabuhay sa panahong ito ay tinatawag na Numadiko, na ang ibig sabihin ay mga taong walang permanente tirahan. Ang kanilang mga kagamitan ay karaniwang gawa sa kahoy at madaling masira, mga bagay na hindi angkop sa kanilang pangunahing hanap buhay, ang pangangaso at pangungulita ng mga halaman sa tubig. Yan yung kanilang ginagawa. Okay? Sa panahong ito, class, tinatawag sila na Numadiko sapagkat wala silang permanenteng tirahan. Ibig sabihin, wala silang, hindi sila marunong magtanim, hindi sila marunong mag-alaga ng hayo. Sa pagkakataong ito, ang kanilang ginagawa, kung saan may pagkain, doon sila. Okay? Doon sila hanggang aabutin sila ng gabi. Doon naman sila matutulog. Hanap sila ng paraan kung paano sila
kung saan sila tutulog. Ibig sabihin, kapag maubos na yung pagkain doon, halimbawa, bunga ng prutas. Kung wala ng bunga yung puno ng prutas, aalis naman sila, pupunta naman sila sa ibang lugar, at doon naman magpapalipas ng gabi. Yung tatlong bahagi. Ito ay Lower Paleolithic Period, Middle Paleolithic Period, Upper Paleolithic Period. Ang Lower Paleolithic Period ay ang panahon kung saan unti-unting nakita ang pagbabagong anyo ng tao. Ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang pagkakatuklas sa mga Australopithecine. Ang Australopithecine ay tumutukoy sa mga species na nag-uugnay sa henera ng Australopithecus at Paranthropus. Sana dito si Lucy ay isang halimbawa ng mga Australopithecine na nagpukay noong panahon ng Lower Paleolithic. Panahon ng pagkontrol ng mga hominid sa kanilang kapaligiran. Sa panahon na ito, nagsimula magpamalas ang mga tao ng kanilang mga arestikong abilidad na kung saan sila ay gumuguhit sa mga bato at nagpipinta gamit ang kanilang mga katawan bilang canvas. Sa panahon din ito, sinubukan ng mga tao na kumain ng shellfish, pag-iimbak ng karne gamit ang pagpapatuyo at pagpapahusok. Dito ay nagsimula ang kanilang ritual sa paglilibing. Sunod ay ang Upper Paleolithic Period. Ang Upper Paleolithic Period ay sinasabing period ng pagbuo ng kultura ng mga tao. Sa panahon ito, musbong ang mga umagnon. Dito naganap ang mga pagbabago sa mga gawi, asal, at pamumuhay ng mga tao. Sa panahon ito, natuto ang tao gumawa ng tirahang mistulang campsite. Sila ng pagpapangkat ng mga tao na tulad ng isang modernong lipunan at naging komplikado ang pamumuhay kasabay ng pag-unlad at pagkakaroon ng maraming pagkain at maunlad na pamumuhay. Umusbong ang kulturang Magdalenian na kung saan ang mga tao ay nagiging mangangaso ng reindeer at mangingisda. Mga karangian ng Paleolitiko. Una, ang pagmamay-ari at paggamit ng mga tao ng mga kasangkapang yari sa bato, buto, kahoy o mga halamang nilalang at ginawang mga sisidlang basket. Pangalawa, ang paggamit ng mga tao ng apoy sa pagluluto at pagpapanatili ng temperatura ng kanilang mga katawan. Pangatlo, ang pangangaso at pangunguha ng gulay bilang pagkain at pangunahing hanap buhay ng mga tao. Pang-apat, ang pagsusuot ng mga tao ng damit na gawa mula sa balat ng mga hayop. Ibig sabihin, noong unang panahon, sa panahon ng Paleolitiko, wala pang damit na kagaya ng mga suot natin ngayon. Yung kanilang mga damit ay kalahat ng hayop. Panglima, ang paminsan-minsan pagtulog ng mga tao sa loob ng weba. Kung doon na sila madantan ng gabi, lalo pat kapag masama yung panahon. At pagtatayo rin ng magagaspang na kubong maaaring tulugan o gawing kandungan mula sa hangin at ang kawalan ng mga nagsasaka, agrikultura o mga hayop na inaalagaan. Eh, yan yung mga larawan kung inyong mga nakikita. Yan yung mga ginagawa ng sinaunang tao sa panahon ng Paleolitiko.
gamit ang mga bato na nagawa sila ng kanilang mga kasangkapan. Ito ay tinatawag na panahon ng lumang bato. Magagaspang na bato. Ngayon, talakayin naman natin ang tungkol sa panahon ng Neolitiko. Anong nakikita ninyo sa larawan? Gumagawa siya ng mga siba. Gumagawa ng? Ano ginagawa nila dyan, oh? Gumagawa siya ng siba. Aking tumayo ka? Gumagawa sila ng siba. Ano pa nakikita ninyo? Ano pa? Meron silang ano? Palakol. Nalaman natin yan kung ano kaya yung kanilang mga isinasagawa. Okay? Neolitiko, ito ay hango sa salitang Griego na neos o bago at litos o bato. Kung kanina, yung Paleolitiko ay lumang bato, itong Neolitiko ay bagong bato. Tinatawag ito bagong bato. Ayon sa mga okay na pamumuhay sa panahong Neolitiko, ano ang napapansin ninyo sa larawang iyan? Miss Ten, maaaring tumayo ka. Ano ang iyong napapansin sa larawang iyan? Marunong na silang magsaka. Ano pa? Marunong na silang mag-alaga ng hayop. Mary Jane, maaaring tumayo ka. Ano pa yung napapansin mo? Maging marunong silang mag-alaga ng mga hayop. Marunong silang mag-alaga ng hayop. Ano pa? Marunong silang mag-alaga ng tirahan. Ano isa? Nagkaroon na sila ng permanenteng tirahan. Nagkaroon na sila ng permanenteng tirahan. Ay, magaling. Nakikita ninyo nga? Sa larawan ay mayroon na silang permanenteng tirahan. Marunong na silang mag-alaga ng hayop. Marunong na silang magtanim. Gumamit ang mga tao ng makinarya upang paunlarin ang sektor ng agrikultura. Natuto na rin silang pakinabangan ang mga hayop na halos kasabay na nilang mamuhay. Mas naging magaling sila sa paggawa ng mga kasangkapang gawa sa bato at maging ang kanilang mga tirahan ay naging mas malaki at mas magaling. Yan yung mga larawan na kanilang binagawa. Kung nakikita ninyo, marunong na silang mag-araro sapagkat sila ay marunong na rin yung tungkol sa agrikultura. Meron na silang permanenteng tirahan. Apoy, mas nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ito sa pagluluto sa kanilang mga makakain at mga produktong maaari nilang ipagpalit sa iba. Hindi gumagawa sila ng kasangkapang magagamit sa magtatanim para mas madali yung kanilang ginagawa. Nagsimula may tayo ang isang maliit ngunit permanente pamayanan. Sa panahon ng bagong bato, nagkaroon ang pagbunda ng lipunan ng mga unang tao. Patuloy ang pagbunda ng mga kasangkapan ayon sa pangangailangan ng tao. Pinasa at kininis ang mga bato upang lumalim. Kung naalala ninyo sa panahon ng Paleolitiko, magagaspang na bato yung kanilang ginagamit, hindi pa makinis. Ito naman sa
magkaroon ng sosyalisasyon o ugnayan ang mga tao sa isa't isa, nagkaroon ng pag-unlad ng teknolohiya. Kababayan, natagpuan sa yungib ng gawin ng Nippon Kuren, ito ay makikita sa Palawan. Ang tao sa panahon ng Neolitiko, pagsasaka o agrikultura. Dry agriculture tulad ng pagkakainin na hanggang ngayon ay nagkakainin pa rin, lalo-lalo na sa mga matataas na lugar. Neolithic rice agriculture, pagtatanim ng palay sa mga payong gumagamit ng irrigasyon. Umunlad ang wheat rice agriculture sa Kapatagan at dito nagsimula ang mga rice paddies. Pottery, gamit ng palayok, pagluluto, pag-iimbak ng pagkain, paglilibing ng mga patay. Nabuo ang pamayanan sa bunganga ng kabing ilog at kabing dagat. Kasi halos ng kanilang mga itinabubuhay ay kinakailangan nila yung tubig. Kaya doon nabuo ang pamayanan malapit sa may tubig. Ilog sa ugnayan ng mga pamayanan at pakikipagkalakalan. Sa kabundukan, malapit sa sapa, kung saan ginamit ang tubig bilang inumin at pagusto sa irrigasyon. Sunod, panahon ng Mayhal. Una-unawaan ba ninyo yung tungkol sa Neolitiko? Opo. Yung tungkol sa Neolitiko, ano ang tungkol sa Neolitiko? Maraming may magtayo? Ano yung tungkol sa Neolitiko? Sa Neolitiko ay tungkol sa mga bago. Pabagong bato ay nagkaroon ng ano yung tungkol doon? Sa pagbagong bato na kanila natutunan. Ang Neolitiko ay makabagong panahon. Ang mga tao sa panahon ng Neolitiko ay natutong magtanim at pag-alaga ng mga. Magaling! Magpapakanapin! Ang kalakalan sa malalayong lugar na nagbibigay
bigay daan sa paggawa ng mga malalaking sasakyang pandaga. Pangpito, nagkaroon ng mga etno-linguistikong pangkat na kinabibilangan ng mga sumusunod: Bicolano, Daan, Ilocano, Ilonggo, Mandaya, Pampango, Samal, Subanon, Sugbuhanon, Tagalog, Tausog, Leroy, Waray, at Yalakan. Pangwalo, nagkaroon ng sistema ng pagsulat gamit ang mga Hawayan, Dahol, at Palayok bilang kanbas. Ang ilan sa mga mahalagang gawain na naitala ay ang pangangalak, pangungutang, at usaping may kaugnayan sa politika. Sampo, nagkaroon din ng mga tao ng kaalaman sa medisina at kalinisan o hygiene. Labing isa, pagkakaroon ng mga tao ng pananampalataya sa Diyos. Ito ay tinatawag na incipient period, panahon kung saan lumawak ang paggamit ng tahal. Napagyabong ang mga pamayanan ng barangay na matatagpuan ito sa Hulyo, Manila, Butuan. Malalaking pamayanan ay may mga pinuno na tinatawag na dato o pangulo, apo o ordinera, timuay o subanon, raha o malaking pamayanan. Ito yung katangian ng mga pinuno. Dapat ikaw ay matapang, mayaman, malakas, matalino. Ng pinuno, pinuno ng pamayanan, pinunong pandigma, hukom sa mga sigado. Ang posisyon ng isang pinuno, ito ay namamana. Namamana ng kanilang anak. Kung hindi yung anak na lalaki, walang lalaki na anak, na kabatang kapatid. Halimbawa, dalawa kayong magkapatid. Ang panganay ay babae, ang nakakabatang kapatid ay lalaki. Dapat ang magmana ng posisyon ay ang lalaki, yung nakakabatang kapatid na lalaki. Pero paano masabing nagkaroon ng pag-unlad sa teknolohiya sa panahon ng mital? Ito pa panday ng mahal upang gawing kagamitan at armas. Natutong gumawa ng alahas, nangyari sa binto, jade, carnelian at iba pang materialis. Mula sa ilog, pagmimina o kalakalan. Nagsimula rin ang teknolohiya sa paghahagi at pag-ukit ng kahoy. Pag-ukit sa kahoy, sinagawa ang pakipagkalakalan sa pamamagitan ng sistemang barter. Simula ang kalalakihan sa malayong kalakalan sa malayong lugar. Napaunlad ang paggawa ng sasakyan, pandagat para sa pakipagdigma at kalakalan. Okay, dito rin na emergent period ang mga tao. 900
ating politikal. Okay, copper plate. Sa Laguna, mag-ibay na ebidensya ng sistema ng pagsulat ng ating mga minuno. Ito yung larawan ng sistema ng pagsulat ng baybayin. Liban dyan, paglilibing ng patay, ito ay nasa manunggal jar na makikita sa palawan. Papayang maitom na makikita naman ito sa timog Cotabato. Eh, meron silang kaalaman sa medisina at kalinisan. Paniniwala sa mga Diyos. Gawa ng kanilang mga isinasagawa o mga nauukit. Diyan yung sistema ng pagsulat na baybayin kung nakikita ninyo. Sa larawang iyan, nakikita ninyo meron din espada at mga kagamitan na yamit sa muntay. Ngayon, bago tayo tungo sa kanulungan, naunawaan ba ninyo? Opo. Okay. Tignan natin. Panahon sa kasaysayan ng daigdig kung kailan naganap ang revolusyong agrikultural o sistemang pagtatanim. A. Paleolitiko. B. Mesolitiko. C. Neolitiko. Letter D. Vital. Anong tamang sagot? Neolitiko. A. Letter C. A. Magaling. Palakpakan ninyo yung mga ng panahon
Ayon sa aming grupo, sa ang panahong metal ay dito natutunan